Magandang gabi, Pilipinas! Ngayon ay Miyerkules, Pebrero 9, 2022. Ako si Kirch Fernandez at ito ang Agila Pilipinas Online, Central Luzon. Sa ating headlines, 2 milyon na halaga ng shabu ang nasabat sa buy-bust operation. BBM Sara Uniteam nilibot ang ilang bayan sa Bulacan isang araw bago ang kanilang proclamation rally sa Philippine Arena. At Iglesia ni Cristo muling nagsagawa ng lingap sa mamamayan sa Bulacan. Para matiyak na nakasusunod sa health and safety protocols, ang mga pampublikong lugar sa Tarlac City, nag-ikot ang Public Order and Safety Office o POSO sa 76 na barangay sa syudad. Si Clarizel Cosme sa detalye. Tinitiyak ng city government ng Tarlac na maigting na naipatutupad sa lungsod ang mga IATF protocols, lalo na ngayong nasa ilalim ng Alert Level 3 ang probinsya. Inikot ng Public Order and Safety Office o POSO ang 76 na barangay sa syudad at kanilang pinuntirya ang mga lugar na laging pinupuntahan ng mga tao tulad ng public market. Ang ilan sa mga violations na nakita ay ang no face mask at smoking. Sinisikap ng pamahalaang lungsod na mapanatili ang maayos na kalusugan ng mga mamamayan sa syudad para tuluyang matapos na ang nakamamatay na sakit na COVID-19. Bukod sa madalas na pagpapaalala at pagpapatupad ng health and safety protocols dito sa Tarlac City, ay patuloy na pinaaalalahanan ng mga residente na pairali ng disiplina at pagkakaisa na siyang mahalaga na maisagawa para mapagwagian ang pandemya. Mula dito sa lungsod ng Tarlac, ako si Clarizel Cosme para sa Agila, Pilipinas. Matatag, matapang, matapat. Tuloy-tuloy ang pagbabakuna sa Zambales. May report si Josephine Helmosilla. Sa araw na ito ay umabot sa 126 ang nabakunahan. Kasama na rito ang mga tumanggap ng first at second dose maging ang booster shots. Ayon kay Margie Viola, isa sa rural health officer, nagsisimula ang pagbabakuna ng alas 8 ng umaga at natatapos ng alas 4 ng hapon. Ako po ulit si Margie Viola, ang barangay midwife po ng Pamatawan. May kinakandak po tayo ngayon na COVID vaccination dito po sa ating barangay covered court. Ngayong araw lang po ito. Tuloy-tuloy naman po ang pagbabakuna natin sa mga bata na edad 12 to 17 years old, pati po sa mga 18 years old pataas, tuloy-tuloy po tayo dyan. Ila sa mga nagpabakuna sa araw na ito ay ang grupo ng mga guro mula sa Ilwas Elementary School at Agasuhin Elementary School sa Kawag, Subic. Magandang hapon po. Ako po si Madam Mary Cris Ramos. Ako po ay guro sa Ilwas Elementary School, Subic, Zambales. Ako po ay narito ngayon sa Pamatawan para po magpa-booster para makasunod po sa health protocol ng IATF. Pangalan na rin sa aking sarili sa pagpapatupad ng face-to-face ng DepEd ng Zambales. Ang vaccination site na ito sa Subic ay tumatanggap rin ng mga minors na nais magpabakuna. Mula rito sa Subic, Zambales, Josephine Rosilla para sa Agila, Pilipinas. Matatag, matapang, matapat. Bilang ng mga new COVID-19 active cases sa San Jose del Monte, Bulacan, patuloy sa pagbaba. May detalye si Andre Sanchez. Patuloy pa rin ang pagbaba ng bilang ng mga new active cases dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa public information ng lungsod, 7 new active cases na lamang ang naitala. Mayroon na lamang 149 ang kabuuang bilang ng active cases sa lungsod at sa kabuuan ay 14,267 na ang naging confirmed cases sa lungsod simula noong nagka-pandemya. 14 na recoveries naman ang nadagdag, dahilan ito upang umakyat na sa 13,528 o 95% na ang mga gumaling sa nakakahawang virus. Walang naiulat na COVID-19 death kaya nananatili ito sa 590 o 4% ang mga pumanaw na. Samantala, umakyat na sa 22 ang mga barangay na nabibilang sa barangays with no active cases. 3 rito ay mula sa District 1 at 19 naman ay mula sa District 2. Andre Sanchez para sa Agila, Pilipinas, matatag, matapang, matapat. Samantala, pinaigting naman ang mga police operation sa Central Luzon.
at 2 milyong halaga ng Shabu nasabat sa isang bypass operation. Iyan ang balitang ihahatid sa atin ni Adrian Roman. Nananatiling tutok ang kapulisan ng Central Luzon sa pagsugpo sa mga krimen upang maging ligtas ang mamamayan laban sa anumang uri ng masasamang gawain. With barely 2 months from November 1, 2021 to January 31, 2022, we already launched a total of 1,468 police operations which resulted into the arrest of 7,181 individuals. 2,318 of them have standing warrants of arrest for various crimes. 470 are considered most wanted persons. 2,075 were arrested for illegal drugs. 2,756 were apprehended for illegal gambling. 23 were arrested for illegal logging, and 9 for illegal fishing. We have also confiscated a total of 63 assorted firearms and 3 explosives, 8.11 kilograms of shabu with DDP value of more than 55 million pesos, 38.59 kilograms of marijuana amounting to nearly 5 million pesos, and almost 1 million pesos cash bets, along with the seizure of more than 1 million pesos worth of lumber. Kaugnay nga riyan, ito lamang kumakailan sa isinagawang bypass operation. Naaresto ng mga otoridad ang isang lalaking nagbebenta ng droga kung saan nasamsam ang mahigit 2 milyong pisong halaga ng shabu. Nakumpiska mula sa suspect na kinikilalang si Nabil Makadatar E. Ampawa ang isang Samsung cellphone, timbangan, body bag, isang unit silver Mitsubishi Montero Sport, 500 na mark money at 3 piraso ng knot-tied transparent plastic bags na naglalaman ng hinihinalang shabu na may bigat na humigit kumulang 305 grams kung saan tinatayang nasa 2 milyon na street value. Kasong paglabag sa Section 5 and 11, Article 2 ng Republic Act 9165 ang haharapin ng arestodong suspect. Ako po si Adrian Dominic Roman para sa Agila Pilipinas Online. Matatag, matapang, matapat. Huli sa isang entrapment operation ng isang Army Reservist sa Bataan. May report si Larry Biscocho. Naharap ngayon sa patong-patong na kaso ang isang Army Reservist at isang kasabat pa nito matapos maaresto ng mga otoridad sa isinagawang entrapment operation sa Barangay Mabayo, Murong, Bataan. Ano? Apo, kuya? Sa Ingles. 19,000 Ingles. Tagalog. At Tagalog na lang. Tagalog na lang po, kuya. Ikaw ang may karapatang manhimik o magsawalang tibo at kumuha ng isang magkapatang doon. Pinamunuan ni Chief Regional Maritime Unit 3 Police Colonel Fernando Cunanan Jr. ang nasabing entrapment operation kasama ang Olongapo City Maritime Group at PNP Murong Bataan dahil sa pagbebenta ng mga wildlife animals ng 2 suspect sa nabanggit na lugar. Kinilala ni Police Colonel Fernando Cunanan Jr. ang 2 na sina Sergio Carlo Ginto, 35 anyos, isang AFP Enlisted Reservist Personnel ng Philippine Army at Vicente Angelo Bisla, 32 anyos at mga residente ng Santa Rita at Lubao, Pampanga. Nagpanggap na bibili ng mga wildlife animals ang PNP Maritime Group kay Ginto para sa isang restaurant at matapos ang ilang araw na chat conversation na pagkasunduan na magkita at dito na inaresto ang 2. Napag-alaman din ng PNP Maritime Group na ginagamit ni Ginto ang kanyang posisyon bilang Army Reservist sa mga illegal trade nito sa wildlife animals. Nakumpiska sa mga suspect ang 2 juvenile Philippine monkey na nagkakahalaga ng 3,000 to 5,000 piso at isang kuleta minor bird. Ang 2 ay nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 10175 Cybercrime in Relation to Chapter 4 Section 27F at Republic Act 9147 Wildlife Conservation and Protection Act at Republic Act 379 Usurpation of Authority. Larry Biscocho para sa Agila Pilipinas, matatag, matapang, matapat. Huli naman sa isang bypass operation ng isang lalaki sa Gapan, Nueva Ecija. Si Relaine Azarcon sa detalye.
Nagsagawa ng anti-illegal drug buy bust operation ang mga miyembro ng Gapan City Police Station sa pakikipagkoordinasyon sa PDEA noong Pebrero 6, 2022, bandang 12:30 ng madaling araw sa Barangay San Roque, Gapan City, Nueva Ecija, na nagresulta sa pagkakaaresto kay Ronaldo Roque alias Kulot, 40 anyos, tubong Caloocan City at kasalukuyang naninirahan sa Barangay San Roque, Gapan City, Nueva Ecija. Nakabili ang police posture buyer ng isang Hetzel transparent plastic sachet na naglalaman na hinihinalang siya bumula sa suspect. Nakumpiska naman ng mga otoridad ang isang piraso ng 500 peso bill by bust money, 4 piraso ng Hetzel transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tinatayang 0.50 grams na hinihinalang shabu na may street value na 2,000 piso. Ang mga nakuhang ebidensya ay dinala sa Cabanatuan City para sa laboratory examination habang ang naarestong suspect ay isa sa ilalim sa drug test examination at inquest proceedings para sa paglabag sa RA 9165 sa Office of the City Prosecutor, Gapan City. Mula dito sa Gapan City, ako si Relene Asarcon para sa Agila Pilipinas, matatag, matapang, matapan. Nilibot ng BBM Sara Uniteam ang ilang bayan sa Bulacan bago ang kanilang isinagawang proclamation rally sa Philippine Arena kahapon. Iyan ang tinutukan ni Nori Fidel. Isang araw bago ang proclamation rally ng tambalang Bombo Marcos at Sara Duterte na isinagawa sa Philippine Arena, ay kanilang nilibot ang ilang syudad at bayan sa lalawigan ng Bulacan. Nagsimula ang kanilang grupo sa San Jose del Monte, Bulacan at dumaan ng North Sagaray at Angat. Pagdating sa bayan ng Bustos, ay sandaling huminto sa municipal ground para pasalamatan ang kanyang taga-suporta. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Magandang tanghali dito. Maraming salamat na kahit ang haling tapat ay nandito pa rin ang pipi sa inyong. At para masalubong lang ako, napakainig naman ang inyong binigay na salubong sa akin. Bago dumiretso ng Star Arena sa Baliwag, Bulacan at doon nagsagawa ng maikling programa. Makikita kung papaano sinalubong ng kanilang supporters kasama ang ilang local officials ang kanilang grupo bago dumaan ng bayan ng Plaridel at dumiretso sa siyudad ng Malolos para ipagpatuloy ang kanilang programa. Pangulong BBM, kayo po ay nandito sa dakilang lalawigan ng Bulacan, mga Makata. Ang Makata po ay may kahulugan, M-A-K-A-T-A, mamamayang aahon, kasama ang Tigle Agila. Nori Fidel, para sa Agila Pilipinas, matatag, matapang, matapat. Pinamahagi na ng LGU Masinloc ang Educational Assistance Fund. May report si Jengne Pumuseno. Ng LGU Masinloc ang pamamahagi ng pinansyal na tulong sa mga mag-aaral sa nabanggit na bayan mula sa pondo ng Educational Assistance Program. Ang unang pinagkalooban ay ang mga mag-aaral para sa mataas na paaralan pampubliko at privado man. Sa pagsisimula ng pamamahagi ng pinansyal na tulong, ang kani-kanilang mga magulang ang pinadalo sa halip ng mga kabataan. Lubos naman ang katuwaan ng mga magulang at kanilang ipinagpapasalamat ang mga biyayang tinanggap sapagkat laging kabahagi sa mga proyekto ng lokal na pamahalaan ng Masinloc ang mga kabataan na magtataas ng kalagayan ng kanilang buhay sa hinaharap ng mga panahon. Jenny Pumuseno, para sa Agila Pilipinas, matatag, matapang, matapat. Iglesia ni Cristo, muling magsasagawa ng lingap sa mamamayan sa iba't ibang lugar sa Bulacan. Nagbabalik si Andre Sanchez. Muling magsasagawa ang Iglesia ni Cristo ng lingap sa mamamayan dito sa lalawigan ng Bulacan. Bagamat ibinaba na sa Alert Level 2, ang lalawigan ay patuloy pa rin sa pamimigay ng tulong ang Iglesia ni Cristo sa mga naapektuhan ng pandemya. Ang ganitong mga gawain ng Iglesia ni Cristo ay naglalayo na makatulong sa kapwa sa iba't ibang panig ng daigdig. Ito ay sa atas ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo na si Brother Eduardo V. Manalo. Sa pangunguna ng District Supervising Minister ng Distrito ng Bulacan East na si Brother Daniel Yaga Sr. at ng mga district staff ay maayos na naipamahagi sa iba't ibang lugar dito sa Bulacan ang sako-sakong goodie bags.
4,000 goodwill bags ang nakatakdang ipamigay sa mga susunod na araw. Masaya ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa lugar na ito sa pagtulong sa ganitong aktibidad. Nagpapasalamat naman si Brother Daniel Yaga Sr., District Supervising Minister ng Distrito ng Bulacan East, sa Executive Minister ng Iglesia ni Cristo sa ipinagkaloob na tulong. Kapatid na Eduardo B. Manalo, tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, kami po dito sa Distrito ng Bulacan East ay nagpapasalamat po ng marami sa inyong pagmamahal at pagmamalasakit sa mga kapatid at hindi kapatid dahil sa kalagayan po ng mundo sa mabigat na sitwasyon dulot ng COVID-19 ay nagpadala po kayo ng lingap sa mga kapatid at hindi kapatid. Malaking bagay po ito sa lahat ng mga kapatid at hindi kapatid na maaabot ng lingap na ito dahil malaking tulong po sa kanilang mga dagliang pangangailangan dahil napakahirap po ng buhay ngayon. Marami po ang bagaman naghahanap buhay ay hindi sapat ang kanilang kinikita para sa kanilang pangangailangan. Ang iba ay walang hanap buhay, kaya malaking tulong po ang lingap ninyong ipinadala. Muli po, maraming salamat po sa inyo. Andre Sanchez para sa Agila Pilipinas, matatag, matapang, matapat. At yan ang mga balita na nakalap ng ating mga ABC correspondent sa iba't ibang panig ng Central Luzon. Abangan kami tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa Radyo Agila YouTube channel. Ako si Kurtz Fernandez at ito ang Agila Pilipinas Online, Central Luzon. Matatag, matapang, matapat.